Sa magandang araw sa inyo mga ka-J-Lovers, bali may share na naman ako sa inyo na video na pwede natin matutunan lalo na sa mga baguhan na hindi pa masyadong gamay yung pagto-troubleshoot. Bali hindi ko na sana to gagawa ng video kasi medyo typical lang naman tong problema kasi nung tinesting ko siya, half channel yung problema, medyo basag siya. Pero nung binuksan ko siya, tinis ko, ay pwede pala natin tong matutunan yung ganitong proseso ng pag-troubleshoot para mas madali natin mahanap yung problema sa ganitong trouble. So, ginawan ko pa rin siya ng video kahit skip na to yung nagsimula na ako sa nakabukas na. Kaya, yan yung makikita nyo sa akin mamaya mga ka-G-Lovers, i-demo natin na video. Saka pala yung pinapatugtog natin na video, pina-exe lang natin, baka makapirate tayo kasi naiwan ko yung USB ko na meron naman na NCS na yung Make Me Move na hindi tayo ay walang copyright yon. So ito pinutol ko lang ng konti para hindi tayo makapiright. Bago tayo magsimula mga ka-G-Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Thank you very much sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Let's get started. Bali, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, nakabukas na siya. Yan. Bali, tinis ko na to. So, nakita ko agad yung problema nito. Pero pag tinignan nyo to mga ka-G-Lovers, wala pa tong history ng repair. So, hindi pa to nagagalaw. Tingnan nyo may yung mga solder. Pwera na lang dyan sa kapasitor. Ewan ko sa company yata yan pagka-solder nyan. So, ang problem nito, pakinggan nyo mga ka-G-Lovers. Bali, yun yun ang problema niya. Basag yung channel na yun. So, lagyan natin ng isang speaker pa para matis natin. Itong sa kabila na to ay okay to. Hindi siya basag. Yung isa lang ang basag. Bali, may ituturo ko sa inyo sa maganitong problema na paano i-trace siya. Yan, ikabitan natin yung speaker tapos mag-audio test ulit tayo. So, tingnan natin. Bali, ito ay hindi basag. So, buo naman siya. Ito lang, medyo sinisipon ito. Malamig siguro yung panahon. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, sa inyo maigi. Wala pa siyang history ng repair. So, medyo makintab lang yan kasi nilinisan ko maalikabok kasi. Yan, ito lang yung parang may solda. Baka company yung gumawa niyan. Parang ganyan yung pagkasolda. Yan, pero wala pa siyang history ng repair. Ilagyan ko lang siya ng pampakintab yung WD-40 kasi medyo maalikabok to. Madaming alikabok to kanina. Kaya nilinisan ko lang siya para mas madali natin makita at matrace natin yung mga line. So, kita nyo naman, okay na okay pa yung mga solder niyan. Wala pa siyang history. So, ganito muna yung ating gagawin para matrace natin siya. Dahil basag yung kalahating channel, so magtitest muna tayo ng voltage biasing. Kadalasan kasi abnormal yung voltage biasing ito, kaya yung output ng sound nito ay parang basag. So hanapin natin yung tamang piston nito para makita natin yung pag-tester natin. So mag-voltage biasing muna tayo. So mas maganda siguro dito natin sa likod ilagay para makita natin. So okay na yan, kita naman kahit papano. So, magsimula tayo mag-test dito sa may taas. Test natin yung voltage biasing ito. Isa-isain lang natin para makapag-trace tayo. So, end-to-end ulit ang pag-trace natin ito. Magkabilaan. So, 0.3, okay. Nasa good yung biasing ito. Ito yung good yung audio. Kaya good din yung biasing ito. 0.3. 0.4. 0.3, yan 0.3, 0.4. So itong isa ay pasensya na, hindi pala kita. So yan siguro kita na.
So, lagyan natin ulit ng ilaw para mas makita natin. So, set nyo na lang sa 1080p yung resolution ng YouTube nyo para mas makita nyo malinaw. So, dito mayroon tayong point to. Almost, masasabi natin nasa good pa rin yan naman. Tapos, dito, ay wala. Ito yung problema nya. Bali, dito sa may MPN side, yung C5198 ng dalawa, ay wala siyang voltage biasing. So, itong sa taas na to, sa A1941, ay meron siyang voltage biasing na sa point 2. So, ang gagawin natin, iti-text natin yung dinaanan. So, galing tayo dito sa main, ano natin, main transistor, papunta tayo dito sa drive. So, iti-test natin yung biasing ng drive. So, meron tong 0.5, okay. Dapat ganyan din yun sa kabila. So, 0.3, fluctuating siya mga kajilabers, nakikita nyo. 0.7, 0.8, tapos nawawala. 0.6, yan yung problema niya, fluctuating yung voltage biasing. Nagpo 0.5 na naman siya. Kaya siguro nababasag yung tunog. So, ang gagawin natin ay ititest natin tong dinaanan ng C5198. Yung MPA natin, C5198. Bali, dalawa tong transistor. Itong isa at nun nandun sa gilid. Yun, dinaanan pa yun. Yan o. Itong dalawang transistor ay kailangan natin tanggalin para matrace natin, ay matest natin. So, kutin lang natin. Test ko muna kung may tirang capacitor, ay may tirang yung voltage ng capacitor. So, meron siyang konti. So, kailangan kong i-discharge kasi magsosolder ako. Kita nyo, nag-spark siya ng konti kasi meron siyang charge. So, inalis natin yung charge para safe tayo sa pag disolder, kasi magsasolder tayo at didisolderin natin yung ice, yung transistor pala. Okay, mukhang safe na to kasi naalis na natin yung charge ng capacitor. Test ko pa rin, so wala na. Okay na, safe na. Bali, tatanggalin ko tong transistor na to. Ito, nung paghugot ko nito mga kajilabers, na bali yung paa, medyo malambot na yung paa, itong C2073. So, ititest natin yan mamaya. Tapos yung isa pa, hugutin natin yung nasa may heatsink. So, ito kailangan ko na lang tanggatin para baka maputol naman yung paa. So, itong isa ay 5551. So, ito yung kailangan natin i-test. Test natin to. Ito yung sinasabi ko, naputol ko yung paa. Yan, test natin. So, napapansin nyo mga kajilabers, meron tayong nadidetect na leak. Kita nyo. Yan o. Okay naman. Tapos pag binaliktad natin to, may leak siya ng konti. Yan o, baliktad rin natin, may leak to. Itong isa, yan o, may leak yan o, nakikita nyo ba, leak. Itong isa, test natin. Ito typical talaga na may leak to ng konti. Kahit brand new nito, may leak to. Pero i-compare ko pa rin siya. Mas maganda pa rin yung may comparison tayo para mas malaman natin. So, balik, kukuha ko ng dalawang transistor yun, si 2073 at 5551. So, parang 5552 na to. So, joke lang mga kanilabers. So, ito, kukumuhan lang tayo ng transistor para makompare natin. So, ito yung dalawa. So, kita nyo naman, itong si 2073 ay wala talagang leak. Dapat wala siyang leak. Naka-high range tayo, high range. So, ito, 2073. Yan, 2073. So, compare natin dito. So,
So yan, milik. Tapos ito, compare natin tong maliit na transistor na to. So milik din siya ng konti. Almost the same lang naman siya doon sa isa. So compare natin, tingnan nyo maigi. So ibig sabihin, hindi ito sira. Oh, almost the same siya. So pwede natin ibalik yun kasi hindi naman siya sira. Yung isa lang ang sira. So na-trace natin, may problema pala dun sa pinaka final drive, yung drive transistor natin na C2073, papunta na yan sa C5198, kaya pala walang voltage biasing yung C5198. So diba, napakadali lang. So next natin ay kakabit lang natin to, tapos test natin kung magkakaroon na ba ng voltage biasing. So napakasarap talaga ngayusin pag wala pang history ng repair. So mas madali siyang matitrace. So sa mga baguhan, sana nasusundan nyo yung ating ginagawa. So nung nakita natin na good yung A1941 na biasing, tapos dito sa C5198 ay wala siyang voltage biasing o abnormal yung fluctuating, kaya trinis natin agad yung drive ng C5198. So may problema nga, may leak kasi yung C5198 na drive, yung 2073 na C, kaya siguro nag fluctuate yung voltage biasing ng C5198, kaya yung sound natin ay abnormal or tawag niyan basag. So bali ito na ikabit na natin, next natin ay mag-audio test tayo mga kajilabers para malaman natin kung okay na ba yung sound, kung parehas ng malinaw. So bago natin siya may audio test pala, mag-test muna tayo pala. So ayo, magtitrace tayo ng voltage kung tama na ba yung biasing nito. So test natin yung voltage biasing muna bago pala tayo mag audio test. So ang problema natin kanina ay dito sa may C5198 na dalawa, yung abnormal yung voltage biasing, fluctuating yung voltage biasing, tumataas bumababa, tumataas bumababa. Tapos dun sa A1941 ay good. So inan ko na. So test ko muna tong ano natin, yung C5198.3, good na di ba? 0.3. Ito yung A1941 na dalawa. Dati naman to good. Tumaas na siya. Hindi na 0.2, 0.4 na. 0.3. So may 0.5 na rin yung C2073. So audio test nga natin. Bali nakita nyo naman almost the same na yung ano natin, yung audio. So parehas na silang malinaw. So pasensya nyo na, yung isa kasing speaker ko dyan walang tweeter, kaya iba yung tunog. So try natin patunogin to. So malalaman natin kung hindi na siya basag yung kalahati o pangit yung tunog. So pag okay na yung tunog, malinaw na to. So tama yung pag troubleshoot natin. So antay lang tayo sa paglagay ko ng mga connection. Okay, naikabit ko na siya. On, testing natin. Bali, okay na. So cut na lang natin to, baka makapirate tayo mga kajilabers. Okay na to.